Good afternoon, good evening, good morning to everyone. Welcome to SOPS TV. Today, I would like to share you the ingredients on how to do Tenerina Ferrarese. So, ito po ang ating mga ingredients. 200 grams of fondente extra. Here. Fondente extra or dark chocolate. Yan. And then we have 2 eggs. Burro or butter. And also, of course, we have flour. Kailangan lang natin dito 40 grams of flour or farina. And of course, sugar. Yan lang ang ating mga kailangan. And then, meron na akong prepare na tubig na kumukulo na siya para doon natin i-melt yung ating burro, butter, and chocolate. Yan. So, let's go guys. Samahan niyo ako. Okay, here we go guys. Yan, lagay lang natin yung ating crunch nating chocolate. And then ang ating 125 butter. Yan. So, ito yung prepared ko kanina na nagbo-boil na na water. Ang tawag dito sa Italy ay Bagno Maria, or siguro sa atin ay steam, no? Ni-steam natin. So, yan yung paraan natin para matunaw yung ating ingredients or yung ating chocolate. Yan. Look nyo, ang bilis niya matunaw. Yan. Halu-haluin lang natin para hindi siya magdikit. For sure, hindi siya didikit kasi tubig lang naman niya nandyan. Yan. Kasi kung ilalagay natin sa direct na na apoy, baka siya masunog, diba? So, ganyan. As you can see, ayan na siya. Melt na melt na siya. Okay. Can turn off now the fire. Ito yung 50 grams of sugar. Tapos dito rin natin nilagay yung white egg, yung white eggs natin, ayan. Ito naman yung 50 grams of sugar din. So hinati nga lang natin. And then yung yolks natin. Yan. So, ang gagawin natin ay ganito lang. Totally, ano na siya, no? Mousse na talaga.
Yan. Kita niyo yung texture. Yan. So, pwede na nating stop yan. Dito na lang tayo. Okay na rin ng ating yolk. As you can see, well mixed na siya, di ba? Kailangan talaga may tiyagang kung gusto natin kumain ng masarap at homemade special ang dating, kailangan talaga natin ang patience. Right? And then, ito naman yung ating oras para ilagay ang ating 40 grams of farina or flour. At huwag natin siyang bibiglain, no? Kailangan dahan-dahan lang. Hayaan natin siyang absorb or mag-corporate sa mag-mix sa chocolates na yan. Kasi para hindi siya mag-bubbles. Yan. Another one. Ganyan lang siya. Hanggang matapos natin. Sangkap natin na to. Most likely, para siyang sa atin ay yung brownies, no? Ganito ba ang sangkap din ng ng brownies? Let me know, guys. Ayan. Ito na yung kanyang texture after the flour, no? So it's time to add our albumi or yung white. Ito yung white egg natin, right? So piano-piano rin, dahan-dahan. We don't need to rush. No? Slowly. Are almost finished. Yan. Nakuha ko na yung texture niya. Okay na to. Pwede na natin ilagay sa sa oven. I-oven na natin. Ang ganda ng pagka-texture niya. Oh. Saktong-sakto. Oh. Okay. Ilagay na natin dito, guys. Ayun na, guys. Pinasok ko na doon. Nakalimutan kong i-video before. Ito. 180 Celsius. And then, fan. 30 to 35 minutes actually. Nakaka 10 minutes na tayo. Yan guys, oh. Yung stick natin ay malinis na. Tingnan niyo. We will not slice it tonight dahil mas magandang i-slice natin siya when they arrive, no? Lalagyan natin siya bukas ng sugar powder.
para ano, para maging mas presentable siya, right? Yan. Cook na siya, luto na siya. So iiwan lang natin siya sa oven para maging krokante or crunchy yung ibabaw, ang loob ay malambot, no? Ayun. So talagang luto na siya. Parang gusto ko nang kainin eh. Okay guys, thank you for watching. Don't forget to like, comment, subscribe.